What's up guys? Forex Sniper here and in this video, papaliwanag natin yung Forex Explained TV. Part 1 muna mga kanopi para hindi tayo ma-overwhelm, no? So, pasok, intro. Alright guys, welcome to my channel. Again, this is your boy Forex Snipey and today's video, pag-uusapan natin ang Forex Explained Easy Part 1. So sa video na to, papaliwanag ko lang sa inyo ng mabilis na mabilis kung paano ba kumikita ng pera sa Forex. Alright, so paano kumita ng pera? So, una sa lahat, kailangan nyo munang maintindihan na meron lang dalawang bagay sa Forex markets. Either you buy or you sell. Ngayon, para maintindihan nyo ng mas maigi, pag buy, ang gusto nyong mangyari sa price range or sa mga charts na nakikita nyo ngayon sa screen is umakyat. Gusto nyong tumaas, gusto nyong lumipad. Ganyan. Ganyan ang mga nagbabuy. Okay? Ngayon, pag nagsesell ka naman, syempre, opposite nun, gusto mong bumaba. Okay? So, para mapaliwanag ko siya sa inyo ng mas maayos, gagamit tayo ng example. Okay? Para malaman nyo kung paano kumita using these two concepts with either you buy or you sell. Okay? So, gamit tayo ng currency pair examples na EUR, USD, and USD, JPY. Okay? So, bago yun, kailangan nyo munang malaman na 99% of the time when you are trading Forex markets, kailangan nyo ng broker. And all the time, broker currencies is always going to be in dollars. So kung peso yung pera mo, i-convert mo yon sa dollar pag nag-deposit ka na sa brokerage account mo. Okay? So balik tayo ngayon sa example, no? So, sa example na gagamitin nating simula ay yung EUR-USD, which is equivalent to Euro versus US Dollar. Okay? So, for example, ang isang Euro ay equivalent sa 1.08782 USD. Okay? So, ngayon, paano kumikita dyan, Forex Noiti? Alam ko na kung anong palitan. Paano kumikita sa Forex. So, para mas mapaliwanag ko yon, kailangan muna nating ipasok ang isang term na ang tawag ay PIP. P-I-P. Okay? Ano bang ibig sabihin ng PIP? Ang ibig sabihin ng PIP ay percentage in point or price interest point. Actually, ako, personally, wala na akong pakialam kung ano ibig sabihin ng PIP. No? Kasi ang mahalaga lang sa akin is kung paano ko i-manage na kumita ko at makapag-forex trading ng maayos. Okay? So, Forex Noipi, ano ba yung percentage in point or ano ba yung PIP? Ang PIP ay yung fourth decimal place sa currency pair na ititrade nyo. Okay? So, halimbawa dito, ang 1 euro is equivalent to 1.08782 USD. Pag nagtitrade kayo, mga kanoipi, hindi nyo na makikita yung euro. Makikita nyo dyan yung USD equivalent. Okay? Kasi your EUR versus USD ang basa dyan. Okay? Ngayon, para mapaliwanag ko siya sa inyo, papakita ko sa inyo yung charts natin. 3 hours later. Alright guys, nandito tayo ngayon sa tradingview.com at para makita nyo na dito sa top left or top right corner, may nakalagay USD. Diba? Tapos, ito yung price. 1.07830. In fact, if you go to almost currency pairs, except pairs with JPY, palaging 5 decimal places yan. Okay? At ang PIP dyan is yung 4th decimal place. At mame-measure mo lang siya, ang PIP, kung meron ka ng entry point ng trade
at meron ka ng exit point or take profit point, stop loss or take profit. So TradingView, pwede nating makita yon. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Okay? So halimbawa, maglalagay ako ng short position dito. Yan. So pag dinouble click ko lang to, makikita nyo na merong entry price, which is itong 1.07815, at merong stop level, may profit level. Yung stop level is at 1.09334. Okay? So, ang ginagawa ng TradingView para malaman niya kung ilan lang yung kaya mong pips na malus, ilan yung kaya mong itolerate na risk sa trade, is kukunin niya, imaminus niya yung entry price mo sa stop level mo. Okay? So, dito sa TradingView, makikita niyo yun. Zoom lang natin. Ayan. So, kita niyo yung nasa taas, yung stop. Ayan. So, di ba merong stop, tapos may 1.41%, tapos itong 1.51.9% na value, yan yung pips. That means, it's 151.9 pips. Okay? So, patunayan natin yan, mga kanoibig. Kumuha tayo ng calculator. Okay, double click natin to. Copy natin to. Balik tayo sa calculator. Minus. Ayan. So, tingnan nyo. It's 151.9 pips. Okay? 151.9 pips. Pareho siya. So, ganyan na kinocompute ang pips. Okay? So, balik tayo sa presentation natin. Alright. So, ang 1 EUR or 1 euro is equivalent to 1.08782 US dollar. Ngayon, pag nag-buy ka at nung currency pair na yan, at umangat yung price, remember sa previous slide natin, buy is pataas, umangat, dun kakikita ng pera. Okay? Kung paano mo kikitain yon, watch out sa part 2 dahil yun ang pag-uusapan natin. Pumunta ngayon tayo sa EUR-USD. Ay, sorry. Pumunta tayo ngayon sa USD-JPY. Kasi sa USD-JPY, iba ang decimal place or ang pip counting. Nasa second decimal place yan ng price. So, balik tayo sa TradingView para makita natin. Alright, nandito tayo sa TradingView at makikita nyo, ito ay USD-JPY. At ang price dito, current price niya sa daily chart ay 146.200. Pag minesure natin yan, which is meron din dito sa TradingView, pag minesure natin siya pababa, halimbawa nag-sell ka dito, kita nyo yung sa value sa pinaka-right area, nagbabago. Yan yung pips. So, habang bumababa ka from that price to this price ng crosshair, ay tumataas yung pips mo. Kasi lumalalim ka dun sa price. Okay? Alright. So, alam na natin kung ano yung pip at kung anong currency pairs at pang ilang decimal places yun, no? Okay, ngayong alam mo na, anong sunod? Diba? Okay, so mga kanoipi, like I said earlier, this is going to be a quick video. So, abangan nyo ang part 2 ng video na to dahil sa part 2, pag-uusapan naman natin kung paano mo kikitain yung per pip na yun. Yung pinakita natin dun sa chart kanina at i-demonstrate lang natin ulit. Okay, so balik tayo sa EUR-USD na currency pair. Nandito yung guide natin. Kung maglagay ako ng trade, sell trade dito sa currency pair na to, dito sa kulay green na part, kaya siya kulay green kasi kikita ko. Dito sa kulay red na part, kaya siya kulay red kasi I will lose money. Okay? Sa part 2, pag-uusapan natin in-depth kung ano ba at magkano ba ang maaari kong kitain or ang maaari kong matalo whenever I put up a trade on any currency pair.
Alright? So, sa ngayon mga Kanoypi, yun lang muna. Maraming maraming salamat sa pananood. Kung nagustuhan mo, please support my channel. Hit that subscribe button. Plus, comment down below for any questions. Pakishare na rin para masaya. Thank you so much mga Kanoypi. That's it for now. Goodbye!